Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 Daily Devotions. So, since today is Monday, July 20, so we will be having our new series for the whole week, starting today until Sunday. So, our new series is Essentials of the Historic Faith. So, our first topic for this series is the Seven Essentials, the Holy Trinity. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Genesis chapter 1, verses 1 to 3. So, in New International Version, so this tackles about the new beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. So, in Filipino translation naman, or in Ambiblia 2001 version, so, ang kasaysayan ng paglala. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kadaliman, samantala ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. So, itong verse na to, kapag tinatakal to sa church namin, ibig sabihin, ini-introduce yung Holy Trinity. Kasi, ito yung madalas na misconception sa mga other religions, di ba? Especially ako, galing akong Catholic dati, and we are hindi kinaklarify yung Holy Trinity. Basta sinabi mong God, parang isa lang siya, isa lang yung Holy Trinity. Parang, di ba, ang gulo, ang complicated. But not until naging Christian ako, napadpad ako dito sa Change Life. So, ang daming misconceptions na natutunan ko. And syempre, nabago ko rin yun sa sarili ko, na-apply ko sa sarili ko. Lahat ng learnings na natutunan ko. So, that is one of the things that I will be sharing with you today. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, the doctrine of the Trinity, itong tatlo, yung tatlong teaching natin. So, number one, God is three persons. So, ang Diyos, ay may tatlong persona. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, kung mapapansin natin, before sa Catholic kasi, di ba? Sa Catholic kasi, nagsasign of the cross sila. So, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, ayun yung Holy Trinity. So, dun lang talaga siya na-introduce sa amin nung Catholic ako, as far as I know, as far as I can remember. But, ever since naging Christian ako, is na-clear nga yung misconception na may tatlong persona ang Diyos, which is God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, may iba't iba silang responsibilities dito sa mundo natin. And, si heaven and earth, di ba? So, gaya nga ng sabi rito sa verse natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, God the Father created the heavens and the earth. So, may sinabi rin dito, and the Spirit of God was hovering over the waters. So, magkaiba sila ng ginagawa. Magkaiba sila ng ginagawa dito sa atin, di ba? Yung way ng guidance and yung way ng pakikipag-communicate nila sa atin. So, magkakaiba sila. Yung tatlong persona na yon, to conclude, is magkakaiba. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, kung mapapansin natin, every time nagpa-pray tayo, sinasabi natin, in Jesus' mighty name we pray. So, lahat kasi ng prayer natin, dinadaan natin sa kanya. So, pasensya na ako, medyo malakas ako. So, I am trying hard na mapalakas yung boses ko. And, itadaan ko na lang din sa inyo. So, ayun na, kapag nagpa-pray tayo, pinapadaan natin kay Jesus Christ. So, we are addressing the Lord God through His Son, Jesus Christ, diba? And, sa pangalan ni Jesus Christ tayo nagpa-pray, but we are praying through the enablement of the Spirit with the guidance of the Holy Spirit. So, the Holy Spirit din yung babantay sa atin every day, yung makasama natin, yung hindi mo alam, pero nandiyan lang sila sa tabi mo, nanonood sila, di ba, ginagayad ka nila. Para malayo ka rin sa maling landas na maaari mong mapuntahan. So, diba? So, ayan, the doctrine of the Trinity. Number one, God is three persons. Number two, each person is fully God. So, lahat sila God. Lahat sila Diyos.
may iba't iba lang talaga silang person. And yung number three, there is only one God. So, ngayon naman is present tayo sa ating application. Number one, salvation. Believe that we are saved by God's grace through faith in Christ Jesus, sealed and being sanctified by the Spirit. So, iba't iba nga sila ng ginagawa, diba? Iba-iba sila ng trabaho. So, number two, prayer. Pray to the Father in Jesus' name through the leading of the Spirit. Number three, worship. Glorify the Father by following Jesus by the enablement of the Spirit. So, for our discussion part naman, by now after watching this devotion, you should be able to identify the reasons as to why is the doctrine of the Trinity important in our salvation and Christian life. So, ayun lamang po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.